automatic pag tinap mo yan, mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga nag-refresh yung signal. So click lang natin itong airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then yan, airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gano'ng kalakas at kabilis itong ating APN, pumunta tayo sa speed test. Click lang natin itong go. Then wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN. Kung makita nyo guys yung ping. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So gusto nyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman. So para to guys sa mga nag-try ng APN nung nakaraan na hindi gumana sa inyo. Once na hindi gumana yung APN, automatic, i-delete nyo kagad at antayin nyo yung bagong APN natin. Once naman na gumana, yun na yung gamitin nyo para makaranas kayo ng high speed, stable at hindi maglalag pagdating sa mga online games, sa pag-browse ng mga social media apps, sa pag-play ng mga videos sa YouTube at iba pa. Itong ituturo kong APN is all network. So kahit ano yung SIM card na gamit nyo, pwedeng-pwede. Basta compatible sa inyong location. Make sure lang guys sa panoorin nyo yung video hanggang matapos para malaman nyo kung paano i-set up yung bagong APN natin ngayon. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin itong settings. Once na maklik na natin yung settings, hanapin natin yung SIM card and mobile network. Sa ibang device nakalagay, dual SIM or mobile data. Sa iba naman, dual SIM or mobile network. Kung ano yung makita nyo, same lang yan, tap lang natin. Once na matap na natin yan, mapupunta tayo sa number ng phone natin. Mamimili tayo ng number na gusto nating gamitin. Take note guys ha, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Mapa Smart, Talk and Text, Globe, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM at kahit anong SIM card compatible. Pipiliin ko tong SIM 1, tap lang natin. Once na mapili na natin yung number na gusto nating gamitin, hanapin natin sa baba yung word na access point names. Sa ibang device nakalagay APN. Kung ano yung makita nyo, access point names or APN, same lang yan. Tap lang natin. Once matap na natin yan, dito tayo mapupunta. Sa bandang taas sa kanan, may plus sign dyan. Sa ibang device nakalagay add or add button. Kung ano yung makita nyo, plus sign or add button, same lang yan. Tap lang natin. Ngayon, mag-fill out tayo dito ng bagong APN. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin itong name. Then ilagay natin dito, Vinet Beta Pro 5G. Yan guys yung name ng ating APN, Vinet Beta Pro 5G. Kung gusto nyo palitan yung name, walang problema, pero ito talaga yung name ng ating APN. Pag okay na, tap lang natin itong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN. Click lang natin itong APN. Then ilagay natin dito VI, V as in Victory, VI 5G Net. Yan guys yung ilalagay natin sa APN, VI 5G Net or VI 5G Net. Make sure lang na tama yung pagkakalagay nyo para gumana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, tap lang natin itong OK. Sunod, pumunta tayo sa username. Click lang natin itong username. Dito naman nilalagay natin Mindtech hashtag or number sign VI Net. Yan guys yung ilalagay natin sa username, Mindtech hashtag or number sign VI Net. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa password. Click lang natin itong password. Dito naman ilalagay natin 8723. Yan guys yung ilalagay natin sa password, 8723. Click OK. Sunod pumunta tayo sa server. Click lang natin itong server. Dito naman ilalagay natin www.google.com. Yan guys yung ilalagay natin sa server, www.google.com. Click OK. Sunod, pumunta tayo sa APN type. Click lang natin itong APN type.
Dito naman ilalagay natin default. Yan guys yung ilalagay natin sa APN type, default. Click OK. Sunod po muna tayo sa APN protocol. Click lang natin tong APN protocol. Dito naman yung pipiliin natin is IPv4/IPv6. Sa pinakababa, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod po muna tayo sa APN roaming protocol. Click lang natin tong APN roaming protocol. Dito naman yung pipiliin natin is IPv4 lang. Yung pinakaunahan, IPv4, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Then last but not the least, pumunta tayo sa bearer. Click lang natin tong bearer. Dito naman guys, dapat yung may check lang dito is unspecified. Para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi once na-check mo yung LTE, tapos yung phone mo is 3G lang or 5G siya, automatic hindi yan gagana. Kaya mas maganda na naka-specified para pangkalahatan. Pag okay na, tap lang natin tong OK sa baba. Double check nyo kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, username, password, server, APN type, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, isave na natin siya. So para masave itong ating ginawang APN, kailangan natin pindutin yung save button sa bandang taas sa kanan. So dito yun makikita na save button sa ibang device. Pero sa akin, kailangan ko muna pindutin itong tatlong tuldok para lumabas yung word na save. So click lang natin itong save. Automatic guys, na-save na natin yung ginawa nating APN na Vinet Beta Pro 5G. Ngayon guys, para ma-activate yan, kailangan natin itap itong bilog sa katabi. Once matap mo yan, automatic, mawala yung mobile data sa taas at talabas ulit. Kasi nga magpapalit ng bagong APN. So i-activate na natin siya. Tap lang natin itong bilog. Automatic, pag tinap mo yan, mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga nag-refresh yung signal. Ngayon guys, para makasigurado tayo na 100% talagang gagana itong Vinet Beta Pro 5G APN sa ating device, airplane mode natin siya ng 5 seconds. So click lang natin itong airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then yan, airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN, pumunta tayo sa speed test. Kung wala pa kayo speed test, mag-download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test and wait natin mag-open. So antayin natin. Click lang natin itong go and wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN. Kung makita nyo guys, yung ping niya 29ms lang, jitter niya guys 7ms. So ibig sabihin pag mababa yung ping, mababa yung jitter, automatic stable na stable talaga yung binibigay na internet connection nitong ating APN. At kung makita nyo guys yung download Mbps nya, pumapala ng 54.6 download Mbps. So talagang napakalakas at napaka-stable. Wala akong masabi. Yung upload Mbps nya is pumapalo ng 5.27 upload Mbps. So overall guys, talagang mabilis, malakas at stable. Guys, disclaimer, hindi porket ganito yung speed test ko is ganun din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN sa inyong location. Once compatible yung APN, mas maganda kasi makakaranas talaga kayo ng high speed at stable na internet using mobile data. Pero kung hindi naman compatible, walang problema kasi lagi naman tayo gumagawa ng mga bagong APN. I-try nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman yung tag PH. Thank you and God bless all.